Hello, magandang hapon po sa inyong lahat ng nanonood itong aking video. Ngayon, ako'y gagawa ng dumpling. Paghahasa muna ako ng pasilyo, ha? Kasi, maghihiwa ako ng mushroom. Itong mushroom na ini. Eh, alam mo pa paano paggawa ng dumpling? Siyempre, meron akong green chips. Ito green chips to. Ito na tawag ng green chips. Ganito siya. Okay? Ang gagawin kong dumplings ay may mushroom, may hipon. Ito hipon. Yan, hipon. Hiwain ko lang yan ng pampalasa. Tapos, syempre, hindi mawawala ang dumpling kung walang minced pork. Siguro ito mga kalahating kilo. Kasi sa akin na lang ginagawa ko lang kasi puro pacham. Pacham luto. Pacham-pacham bang timpla. Yan ang ginagawa ko. Habang ginagawa ko itong video, merong nanonood sa akin sa mga mata. Meron ako mga bantay. Mga amo ko, kahit wala sila rito, nanonood sila. So ngayon, hiwain ko itong mushroom ng maliliit na cubes. O hindi. Pwede rin pahaba. Kailangan manipis siya. Kasi ibe-base natin sa giniling. Kasi ang giniling natin, giling nga. So, kailangan liitan natin itong mushroom kasi makapal. Iiwain ko yung mushroom ng maliliit. Cubes. Tapos, paghaluhaluin ko dyan. Ito yung panimpla ko. Yan. Meron akong chicken powder. Meron akong sesame oil. Meron akong oyster sauce. At saka black pepper at saka tumita ko siya ng Himalayan salt. Yan. Himalayan salt. Iba klaseng asukal. Iba klaseng asin. May puti dyan. Pero mas maganda yata yung Himalayan. So, habang hinihiwa ko to, manood lang kayo, ha? Kasi kaya ako gagawa ngayon dahil dito sa building namin merong may confirm na Omicron. Kaya sa bababa ako, ayaw man ako pababayin ni amo, kaya sabi ko gagawa na lang ako ng dumpling. Ano ba pag gagawa ko ng dumpling? Umaano ko ng 60 pieces. Alam ba ilan nakakain ng alaga ko? Yung mataba. Tulad kong mataba. Nakakain niya, pinaka-minimum niyan, 15 piraso nakakain niya na ito. Misa ka nagre-reklamo siya. Sabi niya, baka daw hindi na ako gumagawa. Sabi ko, wala mapaglalag yan. Lahagi puno yung freezer. So ngayon, may pagkakataon akong gumawa, kaya gagawa ako, kaya lang ito matrabaho talaga. Nagturo sa akin yung nanay nila. Tinuruan niya ako paano gawin. So, nag-practice ako para pag uwi ko dyan sa Pilipinas, maganda pagkakitaan, diba?
ang minimum na kinakain ng alaga kong mataba is 15 piraso. Tagalogin ko ha. 15 piraso ang kanyang nakakain. Amo ko 8. Kami ni lolo ko 5. Yung isa, isang alaga ko, madalang na kumain yun, nagpapayak. Puno. Kaya, estimate ko magagawa ko doon siguro mga 70 pieces. Kasi may mga ano siya eh. May mga iba siyang halo kaya madami. Kaya lang yung green chips ko, konti lang kasi parang hindi yata season ngayon. Okay ba yung background ko? Kumakanta. Sana subscribe niyo ako ha. So ito, nakakotreng yung mushroom. Hindi lahat nilagay ko kasi masyadong marami. Makapal kasi, kaya hiniwa ko muna naman yung piece. Tapos, medyo tantarin ko para ano, medyo tantarin ko dahil makapal nga siya. Kaya, kailangan ko ng pagtali ng konti para maliit siya. Ihalo ko ngayon sa halo ko sa may minced pork. Yan. Lahat naman to ano lang, mga estimate ko lang naman yung mga ingredients niya. Hindi ko na kailangan na kilo-kilohin or what. Basta estimate lang. Masyado maraming itong mushroom, so next time pwede ko lutuin yun sa ibang putahe. Susunod kong hiwain ay yung hipon. Itong hipon ko medyo malalaki, hiwain ko siya na maliliit din. Iminarinate ko lang siya sa tawag ito. Dahil dito na siya sa pepper. Paminta. Saka konting asin para pag ano, may halo na siya. May lasa. Sinasamantala kong paggawa kasi sinolo ko tulog. Kung hindi, yun ako nandiyan na naman. So, dudungaw-dungaw. Yan. Huwag masyadong liitin kasi para hindi madurog. Yan. Siyempre, hindi ko ilalagay yung kanya na dahil ano, para hindi magtubig yung ating minced pork. Hinay-hinay lang, baka naiiwa itong matataba akong daliri. Ano yung background ko? Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart. Subscribe naman po ako. Ako'y isang baguhan lang na nagbablog. Parang nainganyo lang ako sa iba naming kaibigan kung paano magblog. Share ang mga dapat
sinishare, katulad dito, paano yung gawaing bahay. Alam nyo ba na ano, diba ang tawag ko sa inyo is mga pangyaw. Pangyaw, ibig sabihin mga kaibigan. Mga kaibigan ko. Ayan, nailagay na yung nahiwa na yung hipon. So, sandali lang ka na. Set ko muna itong aking mushroom kasi madami. So, pagkatan ko muna ito kasi hiwain ko naman yung hiwain ko yung green chip. Alam niyo, sa totoo lang, mahal ngayon ng mga bilihin. Dahil walang kaanong deliver galing sa ibang lugar. Ay, mahal din. Alam niyo ba na ano ngayon? Delikado dito? Dito sa building namin, may dalawang confirm. So, iwain ko na siya ha, na maliliit. Ayan. Ganito na siya kaliliit. Okay, balik ulit ako mamaya. Okay. Ngayon, nahiwa ko na lahat yung green chips. Pinaghalo-halo ko na dito sa minced pork, mushroom, at saka shrimps. Ngayon, titimplahan na natin siya. Ganyan na po kadali ang gumawa ng dumpling. Iba-iba kasing klase ng dumpling. Meron yung lagyan mo ng mais, lagyan mo ng repolyo. Siyempre, hindi mawawala yan kung walang giniling. Lahat yan ay giniling. Isimplahan na siya natin ng pampalasa. Yung kanyang mga pampalasa ay pachamba-chamba rin. Lahat pachamba. Okay. Nilapit ko na po siya dito para makita po ninyo. Una-una na is lagyan ko ng chicken powder. Estimate nyo lang yun, o. Estimate nyo kung gaano kadami yung kwan. Ako kasi, one and a half spoon ng chicken powder. Tapos, lagyan ko ng oyster sauce. Ganon din, o. Depende ho, ilang taktak ilagay nyo. Taktak nyo lang na taktak. Itaktak mo. Tapos, lagyan ko ng konting sesame oil. Tapos, ang pinaka the best dyan is maraming, huwag naman masyadong marami, ng paminta. Ikot-ikot na lang dito sa paminta. Teka, nangawit ako. Okay. Pahinga ulit. Nangawit ako. Okay. Tama na siya. Pamintang buyo. So, lagyan ko ng konting Himalayan salt. Mahal ito eh. Pero masarap naman. Masarap bukas. Nabubukas ko lang kasi. Wala kasi sa bundok to. Pag ganyan ka. Okay. Ganun din. Himalayan salt.
na. Saka umalat. Okay? Tapos, lagyan ko siya ng flour. At bago makakalimutan, islagyan ko ng itlog. Yung itlog na lang na pula ang nilalagay ko. Yung puti kasi, yun ang gagamitin ko mamaya pag nagbalot ako ng dumpling. So, kailangan ko lang ng pula. Yan. Pula. Isa lang. Isa lang okay na. Tapos, flour. See? Dalawang spoon lang. Dalawang spoon. Estimate lang. Pachamba-chamba nga, sabi nga nila. Okay, ngayon, ihalo ko. Dahil nasanay na ako gumamit ng chopstick. Chopstick, pwede naman, gamitan nyo rin na kutsara. Kasi ito, para may ahalo lahat. Yan siya. Haluin nyo naman haluin. Hanggang pag nahalo na siya, i-set aside nyo around 30 minutes para mag-absorb lahat yung kanyang ano, kanyang mga pampalasa ba. Hindi ako marunong mag-isip. Isip-isip. Ayan, ganyan siya. Diba? Ganyan lang kasimple. Ngayon, siyempre, hindi mo alam kung anong lasa nito, kung matabang ba, umaalat. Excuse me po. Nakikiran lang po. Wow, ang ganda na sounds ko. Yung ilaw. Di malaman ang gagawin, hinamastan pati pagtulog mo. Teka, kumakati na lalamunan ko ha, inom muna ako sandali. Halo ng halo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung paano pagtikim. Kung maalat siya o hindi. So ngayon, dahil mahaba ng aking video, meron naman itong part 2. Kung paano ang pagbabalot ng dumpling. Ima-marinate ko muna siya ng 30 minutes. Okay? Bye.